Ngayon ay December 4, panahon na ng Adbento. Ano nga po ang kahulugan ng Adbento? Ang Adbento ay galing sa salitang Latin na Adventus, nang ibig sabihin ay arrival o ang pagdating. Ang sentro ng buong panahon ng Adbento ay ang paghahanda ng kapanganakan ni Jesus. Pero mayroong iba't ibang paghahanda. Tingnan po natin ito. Dito po ay labahan. Meron kasing pangyayari dito na ako'y lubhang tuwan-tuwa. Kaya bago po tayo pumunta sa seryosong usapan ukol sa Adbento, ay aking ko pong ipapakita yon sa inyo. Upang tayo sumaya. Yan, nandito po ang aking halaman. Ano ho, siyasaksi ng katuwaan ko doon sa pangyayaring yon. Sabi ko sa aking anak, Masinika, masaya ako na nandito kayo. Ay, ito'y pinatunayan niya. Alam mo ba, itong side nito, dati ito'y labahan, ngayon naman ay labahan pa rin ni Nika. Santambak na labahin. So, ilang, hindi ako pwede, absent anak, ako. Anak, ano ba yan? Ano ba yan? Bala kayo, pag nawalan ako ng trabaho, kayo bubuhay sa akin. Oo, sige. Ayos! Carlo, huwag ka daw aalis! Carlo, huwag ka daw aalis! Nako, kung tayong ano ko. Ayan. Oh. Pasaway na ako. Wala kayo ha. Gusto na yung Tito Nilia daw yung nagtatatakar ng gaya na panoorin. Halika, kiss mo ako. Dali. Kiss mo, kiss mo. Kasaya ano po, ako'y talaga tuwan-tuwa nung araw na yon. At nung araw din yun, palagay ko ako'y na high blood eh. Tumaas yung aking dugo kasi masayang-masaya ako. Pakinggan natin ang tinig ni Tintin na ito ay likha ng kanyang mami na sa pagkahanda nila sa Pasko. At tuwan-tuwa din ako kasi yung kanila ngayong bahay ay mayroong sinyalis ng papasko na. Papasko na. Ano kaya ang Pasko sa mga batang ito? Pakinggan natin ang pahayag o tinig ng pagdiriwang ng Pasko. After 18 years since Tatay died in 2002, ngayon lang ulit naglagay ng Christmas decor, simple lang, depicting us. Why now after all these years? Dati kasi after mawala ng tatay because of lung cancer, tas ng inay with Ate Becca and Laika in a tragic massacre dito sa mismong bahay namin. Although lagi ko namang nilulook forward ang Pasko, hindi ko maramdaman na gusto kong lagyan ng Christmas spirit ang bahay. But now I just felt to have it. Para kasing sa dami na nangyari sa buong mundo, sa mga sakuna, kalamidad at pandemya na nangyari na sa Pilipinas, tayo mga lagi nakaka-survive, huwag natin kalimutan magpasalamat at patuloy na hilingin ang paggabay sa atin ni bro. Ipanalangin at tulungan kung may kakayahan ang nasalanta at nangangailangan. Hindi kailangan maging marangya para maging masaya ang Pasko. Ang mahalaga ay sama-sama at ligtas ang lahat. Mag-birthday na si Jesus. Advance Merry Christmas, everyone! Nang
nakita natin ang mga estudyante, ang kanilang tayo sa pag-aaral, relax na relax dahil nasa kanilang bahay. Sub-sub, ano po, at pagkatapos ng kanilang pag-aaral, ay tutok naman sa internet. Kaya, kailan kaya matatapos ang sitwasyon ganito? Sapagkat gusto pa rin nila na sila ay merong maestra na tutulong, sabi nga ay prepare pa din nila ang face-to-face dahil may maestra na siyang tutulong at gagabay sa kanilang pag-aaral. Kahit nandyan ang mga magulang, pero iba pa rin ang maestra na tutulong at tututok. Paano kaya ang Pasko sa mga batang ito? Katulad din kaya ng Santo Niño na mayroon pa rin face shield. Ayan. At kayo, paano natin ipagdiriwang ang Pasko sa panahon ng pandemic? Kaya muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel, Tita Doris Vlog. Nawa ay patuloy natin itong panuorin. Ano ho? Panuorin dahil kasi kaya ako gumagawa ng videos ay nang meron tayong mapanood. Ano po? At ito ho ay magdadagdag sa oras, sa watch hours na hinihingi ni YouTube. Muli ay subscribe, share, and like. What's importante. At bago ko ito tapusin, ako'y nagpapasalamat dito sa kay Julie Marasigan Corpin. Ano ho, tunay na laging nakasubaybay. Si Dading ng Canada. Si Cora ng Italy. Si itong aking kumare ni Roy. Si Mitos Rodrigo. Alam niyo, palagay ko magiging valedictorian niyo sa graduation. Talagang siya ay halili ang kanyang amoring cellphone at saka yung kanya sa panunood. I love you. I love you all. At itong si Kumaring Lynn pa rin, si Maring Nancy pa rin, at patuloy akong tinutulungan ng aking mga anak. Ano, meron na din akong naka-line up na based on title. Aba, si Carlo ay nagbibigay yun sa akin ng idea kung paano pa ma-improve ang pagbibigay na yung title. Ayan, thank you so much. Sinika naman ang aking tagagawa ng description. Magaling kasi sa English yun eh. Ano? Wow. At nami-miss ko na siyempre ang aking si Maika. Si Roy, talaga namang pinapakinggan at inuulit-ulit pa rin. Kaya ako'y tulungan pa ninyo. At maaabot din natin ang 4,000 watch hours. Amen. In Jesus' name, amen and amen. I love you all. Bye!